magandang gabi. Yeah. Pero parang magandang umaga pa lang sa kanya eh. Mukhang kagigising lang eh. Hindi, nakatulog ako eh. Sarap tulog. Eh, may bumababa. Bumababa tayo. Ayos yan ah. Sino yan? Si Bonsoy. Pati may ira para makita yung kulay. Ganda niya, ano niya na yan eh. Regalo ng kanyang... Jowa. Jowa. Tapos bumili pa ng mask. Ah. May ibang kulay pa yan, di ba? Pil na pil na eh. Dapat yung pinaka-costume lang na kulang. Yan, favorite kong kulay. Blue. Maganda yung purple. May tunog pa eh. Nung isang gabi, nag-ano kami eh. Ito, bago lang yung bili niya sa mask niya eh. Saan mo nabili yan? Marketplace. Makasunod niya, may damit ka ng dala. Yung sword niya, ano, ano regalo sa kanya ng girlfriend niya. Ah, ayos ah. Ganda. Lalaban ka na ba? Ano ba yung costume mo na sa Halloween? Eh, kulang pa yan. Anong pambaba mo? Gagawa ko ng armor. Gamit ko. Eh, gumawa lang eh. Walang pambili. Hanap ka. Baka sa market. Meron nag-3D print. Lako naman ng deal. Hindi, depende. Kung gano'n ka lang. Hindi eh. Pati espada to. Ako sa espada niya eh. Dami lang ano yan? Nagpapatman. May Sailor Moon. May Sailor Moon pa eh. Pet. Yun talaga yung gusto niya yung Sailor Moon. Yung masama pagka-baby niya eh. Mga laro-laro na ganyan eh. Ayun ako. So yun. Yun ang kanyang mga trip na yan. Star Wars. Galing ako kanina sa ano eh. Sa doctor. May mga test. May mga test na gagawin sa kanya. Naka mga... Blood na no? Magpapablood ka sa... Ano ba yung ano? Yung... X-ray sa... Ultrasound. Sa right knee. Sa right knee. Namamaga kasi lagi yung tuhod ko pag ano, pagkatapos mag-work. Pagka-off siya, hindi niya naramdaman eh. Wala eh. Pero pag yung papasok na sa work, bumabalik eh. Ayaw siguro magtrabaho ng tutor. Ayaw na dun eh. Wala eh, mabigat kasi talaga yung trabaho niya eh. Ang daming ano dun eh, maraming circumstance na mabigat talaga. Mga pagkakataon na mabigat. Nakikita naman na sa vlog kung paano yung trabaho. Pag di ka talaga sanay dun sa lugar na yun, aksidente ka agad. Lalo pag nagbubuhay. Ngayon nga siya yung mga shots na bagya eh. Ay, bumabalik. Pag bumabalik siya. Ayun ah. Bumabaon eh. Kakaroon ng maliliit eh. Pag nakagano ka kasi sa host mo, bumabalik yung ano, pag tinatamaan yung bakal. So, ayun. Pagod. Yun ang, ano, pagod. Siyempre, pag mga ganyan eh, lalo kung lagi ka nakalot pag nagbablas siya, doon talaga yung pwersa ng ano eh, ng bigat eh, di ba? Alin? Yung pag nakaluhod ka at nagbablas. Nandun yung pwersa. Dati ka, nakahiga pa eh. Pag nagbablas ka dun sa ilalim ng trap. Dati din, mas bata-bata ka pa nun. Ngayon, siyempre eh. Yeah. 40 kaya, years ano, na rin. Kaya minsan nakakapag-isip-isip ka rin ng, ano, ng ibang linya. Ibang... Sinasabi ko naman sa kanya, mag-ano siya. Hanap siya ng ibang, mas madali. Yun ang pinag-inaano namin. Eh, kaso ang inaano niya, sayang naman daw kikita niya. Kasi dito talaga, pagka-skilled ka, ano ka talaga, mabigat ang trabaho mo, malaki ang ano mo, ang sahod kahit pa paano. Kaya lang, talagang pagod. Sabi ko sa kanya, either lumipat ka ng ibang trabaho or mag-schooling ka. Binigyan ba nga yung ano eh, ng increase eh, di ba? Binigyan ba siya ng increase na naman. Kasi siguro, hindi. Nakakaramdam din yung mga yan eh, ba? Nag-iisip-isip to, baka... Ramdam mo na rin kasi pagod talaga. Hindi naman biro din kasi yung trabaho. Nagbigay na naman ako increase. Every 2 years din yata yun, ano? One year, every 1 year. So yun. Kaya sabi sa niya, pag-isipan mo. For now, hindi pa kaya kasi syempre uwi kami, di ba? Pinag-iipunan namin ng pag-uwi. Sabi ko sa kanya, once na makabalik tayo galing sa bakasyon,
Tsaka tayo mag-isip doon. Tsaka natin pag-usapan yan kasi syempre, pagbalik mo, medyo magbabawi ka pa uli ng konti. Dahil malaki magagastos for sure. Ay, sabi ko sa kanya, pag-isipan mo, ano bang plano mo? Sabi ko, manap ka nung talaga magagamit mo, yung matatapos mo sa school. Yung mas magana. Yung medyo makakagana. Siyempre, pag 50 plus na siya, kakayanin pa ba niya yung ganyan trabaho? Yun lang talagang... yun lang talagang titiisin mo talaga. Kasi siyempre, schooling ka, hindi naman siya makapagtrabaho. Allowed siguro mga ilang oras lang, parang part-time. Doon ako, pag nagtrabaho ko tapos hindi physical, parang doon ako lolobo ng gusto na. Bakit? Hindi na ma... Doon, yun yung gym eh. Yun yung gym mo eh. Yung ano yung work. Wala, hindi na nga kaya eh. Sumasakit na nga yung tuhod mo eh. Hindi ba? Ano lang. Tingnan natin kung anong resulta ng mga ano. Okay. Pero iba pa book pa to eh. Mamami ako, uric acid kasi... Nasa ano nila eh, si Mami ganun eh. Yun ang problema ni Mami. Yung mga nakakaraan kasi puro pistachio eh. Kumain ng pistachio sa balot eh. May ganun eh. Sarap na sarap lang eh. Pag naubos, bili uli. Meron pa siya nakareserva sa truck. Saan ka ba? Wala na ngayon. Takot maubusan ng pistachio. Hindi na umuwi ng nakakaraan. Nung natapos na. So, malalaman yun. Kailangan mag-isip-isip ng ibang ano eh. Ako eh, malamang tatanda na ako sa pagluluto. Kala ako 20 plus pa lang ako eh. Eh di wow. Hindi kasi mawawala talaga yun eh, yung mag-isip ka ng ano. Dami na yun ano eh, na pain reliever eh. Pain reliever. Dami naman yan. 120 nga yan eh. Sabi ko, napakadami naman ang binigay niya. Twice daily. Yan eh. Pero, yan, yan. Yun, yung, ano, yun yung advantage ng ano, no, pag meron ka talagang Alberta Health. Hindi, yung healthcare. Yung, ay, ano, yung... Ah, yung insurance mo. Insurance, oo. Oh. Kasi kung hindi... Magkano babayaran niya? Ito, 20% lang ang babayaran mo. Kaya, ay. Laking bagay. Sun Life yun, di ba? Oo, Sun Life. Sun Life. Kaya tayo iniinom sa movie yung ginagawa yung marami ka agad. Ano yun? Yun ang kanyang bagong vitamins. Gamot sa sakit sana. Yun yung, ano, yung signs of aging eh. Hindi maiwasan yun eh. Kasi minsan kahit kaya nung isip mo eh. Yung katawan mo talagang pagod na eh. Bibigay. Nung huli ko nga nag-basketball eh. Sa bagay, si CJ, ang kalaro ko nun doon sa Smart. Shooting lang yun eh. Hindi, nag-ano rin kami, laro din. Hindi na ako makatalon eh. Dinada ko na lang sa haba nung kamay, takalon eh. Eh paano, dami nag-aya sa kanya, ayaw niya. Ayaw mo? Eh baka ma, iniisip mo rin kasi yung ano eh. Ano dun yung, ano mo na, syempre pag naglaro, alam ka naman laro-laruan lang, di ba? Gusto ko kasi baliyahan. Hindi, yung competitiveness kasi ng basketball. Kung lagi mong isipin yun, hindi ka talaga makakapaglaro, hindi mo ma-enjoy yun. Eh, baka ma-injured ka eh, syempre. Mas malaki yung mawawala sa basketball. Banggaan talaga. Hindi ka man na, no? Baga, para at least ano mo na rin yun. Exercise na sa tuhod mo, yung takbo-takbo na gano'n. Hindi, mayroon daw siyang ano eh, mayroon daw siyang mga ni-exercise na ano. Pero, before that, sabi nung doktor sa akin, ano raw, check upin muna natin, titingnan natin yung result. Ngayon, pag lumabas na, tsaka yung findings, tsaka natin niya, ano, i-conclude yung kung anong exercise yung pwede sa tuhod mo. So, antay mo na yung result. Schedule mo na appointment muna kung kailan. Tsaka, syempre, kagaya nga nung ano, so, kaya rin makakapag-isip na makapag-aral kasi lalo yung ano, yung mga bagay na mabibigat, hindi mo na dadanasin, di ba? Kaya swerte ng mga ano, yung mga student talaga dito. Na nakapag-aral dito kasi kahit papan. Tiyaga lang talaga, tsaka yung gastos nga. Pero pag ano naman, pag nakapag-work naman kayo, sulit. Eh, syempre, gaya kung mag-i-schooling man siya. Ano bang plano mo? Nag-iisip siya eh. Ano ba? Sabi nga sa kanya, mag-IT na lang din siya, parang si Jonas eh. Yun nga pala yung, ano, kay Jonas. Congratulate natin si Jonas. Congrats kay Jonas. Nakapasma siya ng full-time sa ano. Although under probie pa rin siya, pero laking bagay kasi sa ano siya eh.
Albert the Help. Inabsorb na siya eh. Ah, hindi siya inabsorb. Actually, pinag-ano pa rin siya. Pinagpasa pa rin siya ng application. Tapos nag-go through pa rin sa mga interview. Kaya lang yung isang atang nag-interview, parang nakilala siya. Dahil ano yun yata head nila na ano. Ayaw pa nga siyang i-let go nung sa ano eh, yung pinapasukan niya ngayon sa WestJet. Parang agency. Sabi niya, sabi sa kanya, masipag siya eh. Meron pa nga ano eh, bukas ang last day niya ron, meron pa siyang padispedida sa kanya. Yeah. Sabi ko, ayos ah. Sabi ko, mukhang inaano ka na magstay na lang. Maganda rin sana dyan, kaya lang syempre, HS yun eh. Maganda benefits. Tapos yung ano, huwag nga natin i-mention yung starting niya, pero yung starting niya, mas malakot, yeah, mas malakot pa sa sahod namin. Mas malakot pa sa rate namin eh. Sabi ko po, kaya na, minsan makakapag-isip ka rin talaga eh. Pero syempre, hindi naman lahat nung, kumbaga, hindi naman lahat nung IT na kagaya niya, makukuha yung sweldo na gano'n, di ba? Di basta-basta eh. Nag-checka rin naman siya sa ano, nang magkano lang ang sahod niya, yung ayon sa contractor na pinapasukan niya. Oo, baba parang lang. Parang 4 months din siyang nag-test na, o 5 months na. Tiyaga niya lang talaga. Nag-test na tiyaga niya talaga na ang baba lang ang sahod niya. Tsaka pinupush din naman namin siya ng ano yun, talaga na mag-strive talaga doon sa ano. Huwag kang tutunga-tunga nga, ganyan. Kasi pag naman talaga anak mo eh, pagdating lang sa bahay. Hindi, ibig sabihin yung ano, yung huwag kang maging contento doon sa work niya. Kasi nagwa-work siya sa Edo, tsaka doon sa ano eh. Ngayon, nag-resign na siya sa Edo. Kasi nag-resign na siya sa Edo, tapos kaya naalis na yun doon sa isa. Kaya ngayon, so, full time na. Happy naman kami, syempre. Proud parents. Nakakatuwa naman. Dami rin niya napagdaanan na ano eh. Baga na frustrate din siya nung ka-apply ng ka-apply. Parang 1 year din na ganun. Parang makakuha siya trabaho pa. Eh, sinasabi naman natin sa kanya. Sabi naman, hindi naman basta-basta yun. Basta tiyagain mo lang. Push pa rin. Kada papasok ka sa bagong trabaho, pakita mo yung best mo. Kasi for sure nun, makikita. Dito kasi talaga laki ng chance mo na makita na ano eh. Nagpo-pursige ka, madagdagan ng sahod mo, ma-promote ka or ano. Tsaka nagdaan rin naman doon sa outcome ng trabaho niya, nakikita naman talaga. Kahit hindi nila nakikita yung personal na ginagawa niya. Yung mga result ng ginagawa niya, minsan 100 computer daw, di ba? 200. Mga ready na yung gagawin niya. Mga tigat-tigat, nakala na yun kung hanggang kailan niya tatapusin sa isang araw, ganito ang gagawin niya. Natatapos naman niya, kaya minsan nga pag umuwi, talagang pagod eh. Talaga nakakatulog eh. Hindi rin kami, nakakapag-vlog kami rin. Sobrang dami rin trabaho ngayon. Pagod din. Busy. Kaya kahit sa inyo eh, no? Wala, sunod-sunod eh. May mga nagbabakasyon din kasi, kaya bakasyon, wala talaga. Ganyan. Sa amin, halos lahat nagbakasyon eh. Sabay-sabay eh, kaya bugbog eh. Kaya nga sabi namin, pag-usapan namin, sabi ko, sa'yo mag-IT ka na lang din kaya. Sabi ko, 2 years. Sabi ko, medyo struggle lang talaga ng 2 years kasi hindi na siya makakapagtrabaho man siya parang siguro 20 hours a week o ano. Hindi na mahirap kasi siyempre yung bills. Set na yung bills natin. Pero hindi pa naman finalize yun. Iniisip pa lang naman din. Alam mo lang kaya ano, mas magandang ano yun, opportunity o kaya hanap ka ng ibang option. Pero yung kasi, struggle ka lang ng 2 taon, tiis-tiis. Pero after naman, at least maginhawa na yung trabaho mo. Hindi naman maginawa. Marami pa rin. Kaya lang yung sa katawan. Iba. Yung sa physical. Hindi yung utak ang pagsay, pero hindi yung katawan na talagang... Siyempre, pag umiedad na, hindi naman na ganun ka-ano, di ba? Hindi na ganun kalaka. Hindi. Totoo naman, hindi mo na ikaw naman eh. Lahat tayo papunta dun. Mararamdaman mo na rin talaga eh. Doon pumapasok yung ano, pagiging magulang mo eh. Yung mga discarded dun. Kailangan may discard ka lagi kasi kung hindi, bugbog ka. Pag discarded, para mapadali ang trabaho. Dun magaling ang Pilipino sa discarded. Kaya, ano eh. Kaya umaangat tayo eh. Yung iba na sa sobra sa discarded. Puro discarded. Puro discarded na pag puro discarte naman, masama rin yun. Lahat ng sobra, masama. Sabi nga ng teacher namin dati, lahat ng sobra, masama. Kailangan nasa sakto lang. Yan. Yun eh, pag-iisipan namin within a year. Meron kaming 1 year para pag-iisipan. Siyempre, sa ngayon talagang, o kaya,
pwedeng maghanap siya ng ibang trabaho na mas maganda. Meron nag-email sa akin eh, sabi ni, nag-email, wala naman akong pinapasahanan. Sabi niya, ano, Mr. Ganyan-ganyan, tapos sabi niya, your experience dito sa company nyo. Sa LinkedIn ata yun eh. Sa LinkedIn ba yun? Oh, sabi niya, your experience dito sa company nyo is perfect fit doon sa company namin. Nung tingnan ko ang company, ano eh, construction company. Ako, mas mabigat. Mas mabigat yun. Eh, sabi ko, na. Ang ranging nung ano niya, 21 to 35. Ang laki eh, ang laki ng gap eh. Ang laki ng range eh, tapos doon ka mag-start 22. Wala, mga sa ano ka nun, mga ganun. Siyempre, pag bagong lipat ka, ito ka na bago sa... Bago ka na naman doon. Mabigat din. Makakaraos din yan. Pero maganda-ganda na rin yung samahan namin kasi ang dami na rin, as in, ang dami talaga na wala sa amin eh. Kumbaga, 70% sila, kumbaga eh. Yung mga natira, sila na yung mga solid na ano ron eh. Cream of the crop na yung nangyari eh. Sila na yung pundasyon dun eh. 70% ng company yung tinanggal eh. Kami na lang natira eh. Eh, nag-hire kami ngayon ng mga bagong mga bata. Nakakuha kami dalawa. Pero mga helper-helper. Namin nakuha na kayo. Oo, yung dalawa yung bayo ni Melvin. Mm-hmm. Saka isa pang Colombian. Yung mga bata pa, malalakas pa. Oo, kasi ito din Jonas. Kayang-kaya pa, pero pag kayo tumutunto ka na ng 30 plus, 40 plus, wala na. Yun nga, ano eh. Yung na yun eh. Yung isa, yung Colombiano, ano siya, graduate siya ng 2 years ng ano, ng house drafting ng ano, saka planning ng bahay. Sabi ko, pwede na dito ko, dapat in-apply mo na lang yung ano mo, yung pinag-aralan. Mm. Eh, lagi rin siya hinihinga ng 2 years experience eh. Yun ang hirap eh. Kaya nga si Johnson, di ba, na-frustrate, na-double-frustrate na rin siya nun eh. Lagi kasi ang dami, dami niyang apply. Experience, sinahanap, tsaka ano. Eh, kaso, mga newly graduate, talaga wala experience. Sabi ko na lang, grab mo na lang kung ano yung medyo related. Mag-carpentry ka, mag-ano ka. Tapos, makakakit ka rin ka ako dun sa... Tsatsagayin mo talaga. Pero si Jonas, ayaw niya ng ibang work talaga eh. Gusto niya talaga mag-focus dun. Hindi, maganda naman yun kasi. Yun nga yung gusto niya mag-gain. Mawawala kasi yung ano mo eh. Kailangan niya i-gain experience eh. Kaya ano, lately, kinuha na niya kahit anong trabaho, kahit mababa sahod eh. Napaganda yung sa contractor na yun kasi napunta siya ng AHS, napunta siya ng WestJet. Marami. Iba, yan. Palipat-lipat siya eh. Kahit nagda-drive-drive siya, tinagana yun. Pero nahirapan din, ilang interview din siya doon sa ano na yun, no? Sa company na yun, di ba? Hindi, yung mga dati eh. Ang dami niya interview. Tapos ang gaganda ng feedback sa kanya ng interview. So, syempre, na-expect niya, okay. Tapos biglang mag-send ng email na may nakuha na mas may experience. Sabi niya, paano naman mami yun? Paano ma-hire kung ganun lagi kailangan experience? Tsaka yung ano kasi, hindi mo talaga dapat pagbatayan yung experience. Minsan, meron ka makukuha, rookie lang, pero ang galing gumawa. Basta yung porsigido eh. Basta may ano, may ano siya, may focus siya doon sa trabaho. Mm. Yun. Kahit anong trabaho, basta may focus, iba talaga eh. Yun. Tsaka yung iba-iba, kahit ibang lahi yan, basta may focus yun sa ano. Mm. Meron pa nga basta siya, masipag ano masipag ka, eh. Tsaka matyaga ka talaga. Meron pa siya in-applyan doon sa ano, diba? Sa City of Calgary. Oo, ito naman kailangan, ano eh. Citizen. Eh, kaso hindi pa nga kami nakakapag-apply, so... Tablado siya, pero pasok siya doon sa mga ano, yun, qualification na yun. Wala. Eh, ngayon naman, okay na. At least na after nung santong din ano, niyang ano. Yun yung mga ano, ups and downs niya eh. Sana ka magtuloy-tuloy na. Yun na naman ang hiling namin eh. Maging mapabuti yung dalawang bata. Oo. Oh. Yun na nga lang eh. Kaya nga tayo nagsasacrifice din ng mga una. No, totoo si pwede siya no, nag-aral na kagad para ano. Kaya lang syempre. Ang priority kagad namin, sila. Hindi naman kami pwedeng sig-aral tayo. Ang daming bills. So, sabi ko ngayon, pag-ipon namin makauwi, yun ang mga plan. Tapos pag-uwi, ipon, yun ang pag-uusapan namin kung tutuloy niya mag-school o ano, kung kakayanin. Para kasing kukuha ng bago sasakyan. Malaki-laki rin yun eh. Yun talaga. Sigurado eh. Na kailangan kumuha ng ekstrang... trabaho, income, kaya naman kung tutusin, talagang pagod lang, pero isang pa ba eh, 2 taon. Yung mga nakakarang taon nga, nakasurvive tayo eh, pakin 2 taon na lang na ano, diba?
Hindi natin alam kung anong future. Yan. Kaya kailangan ano, kailangan pagplanuhin yan. Matagal pa naman yun kasi ano eh. Bilis na ng panahon, pero mo kaya parang kailan lang tayo pumasok. Next year na 2022 next eh. Year vacation, next year na tayo nag-vacation eh. No? Ano mo, August. Saglit na lang yung Burmans na eh. Nako. Bilis nga eh. Natapos ka agad yung summer eh. Bukas. Ay, bukas sa Saturday. Alis kami. Saturday. Yan. May kasama kami doon. Sana maaga-aga. Sana makapasok kami kasi sa Moraine eh. Dapat na maaga-maaga talaga. Yung talaga yung dapat every year puntahan eh. Eh, nandun talaga namin na makaalis kaming apat. Kasi hindi pa kami nakakaalis ng kompleto talaga. Oh, na may isang kasama si Jonas, may isang kasama na si Jermaine. Mm. Kaya ngayon. Ayan, apat kami. Family. Yeah. Family day. So, hindi pumasok na ng bata, nag-request ng leave. Siya dapat may pasok. Pasok din ako nun eh. Kinasal kasi ako, off ko talaga. So, sa mga susunod na pan-araw eh, na linggo, wala na eh. Sacrifice linggo, papasok. Ganun talaga. So, yun naman guys, na-share lang naman namin ang aming mga plano, tsaka mga plano, tsaka yung mga naiisip lang. Tsaka yung sa na-achieve ni Jonas. Nakakatawa din eh. Happy kami rin sa na-achieve niya. Oo naman. Makita mo lang na okay talaga sila eh. Parang kahit na ano lang meron ka, okay na. Oh. Mahalaga sila. Masaya na. Si kaya na yun talaga. Yung unang-una eh, na kaya talagang nag-pursue pumunta rito para magkaroon sila ng magandang future. Kaya tinis yung ilang taon na magkakahiwalay. Tsaka pag nakita mo ano eh, yung kagaya ni Jonas sa ngayon nila, sigurado bibili ng sasakyan na maganda-ganda yan. Naku, sabi nga sa... Nakakatuwa. Nakakatuwa nga kasi hindi siya ano. Yung may plano kagad na gano'n, ang isip niya kagad, nang ganda rin bumibigay sa kanya. Hindi bibili. Hindi mo na siya bibili. Di ba lumayan siya sa kanya? Yung sabihin, yung isip niya na, oh, baka ipon ako, ibang bata, sigurado. Uy, ganda to ba ako, bili ko ng maganda sa kanyan. Eh, okay din naman yan. Kasi hindi na, tapusin niya na yung ano niya. Yeah. Yung kontrata niya doon sa sasakyan niya na yun, matapos. Bibigay din yun eh. Oo. Ay, ang ganda na. Gusto niya mag-ipon eh. Maka-ipon, lalo kung uwi. Siyempre, lang yung mga binata. Nakatakot lang pag sa Pilipinas eh. Hmm. Ay, na. Talaga. So, paano guys? Yun lang naman. Congrats ulit kay Jonas. Natuwa naman kami. Ay, balita lang namin kasi happy kami for him. Happy, happy. Yeah. So, paano guys? Thank you for always watching. Please like and subscribe. See you on the next vlog. Bye. Thank you.